Mag-aanim na buwan na si Lovely sa pinapasukang grocery store. Mula alas 9 hanggang alas 4 ang pasok niya. Dapat ay hanggang alas 7 para siya roon, hanggang sa closing time. Pero nakiusap si Tonyo sa tiyahin nito at pinaliwanag ang sitwasyon niya. Kailangan talaga niyang sunduin sa eskwelahan si Buboy dahil hindi ito makalakad ng mag-isa. Ipinagpapasalamat na lamang niya na mabait ang amo niya dahil dagli itong pumayag. Madalas ay sinusundo siya ni Tonyo sa grocery store kapag oras ng uwian niya. Ito na rin ang naghahatid sa kanya sa eskwelahan. Doon ay sumasabay na sa pag-uwi si Naimak at Buboy. Napakalaki ng tulong mo sa aming magkakapatid, Tonyo, sabi ni Lovely sa binata ng hapong iyon. Nakauwi na sila sa bahay at naipagtimpla na nito na kape. Yun lang ang tanging na ibabahay niya sa araw-araw na pag-aabala nito sa kanilang magkakapatid. Ano ka ba? Palagi ka nalang nagdadrama dyan. Natatawang sagot nito. Eh, totoo naman eh, sabi niya. Sana hindi ka magsawa sa pagtulong sa amin, Tonyo. Hindi, malakas ka sa akin eh. Ngumiti ito sa kahumigop ng kape. Kamusta na nga pala ang ate mo? Nung isang buwan pa siya nag-text sa akin para kamustahin kayo ah. May sulat siya sa amin. Kamakalawa ko lang natanggap. Talaga? Anong sabi? May trabaho na ba si Alan? Meron na raw. Sumasama daw sa bayaw sa mga kamag-anak sa pagtitibag ng marmol sa kanila doon sa Santa Mesa. Ha? Hindi ba delikado ang trabahong iyon? Yun nga rin ang sabi ni ate eh. Minsan daw gumagamit ang ilang magbabato ng improvised blasting materials para madali ang pagtitibag sa marmol. Naku, pinagbabawal yata yun eh. Oo nga, pero marami rin naman na gumagawa ng ganoon doon. Huminga siya ng malalim. Pero maliit lang naman ang kita ni Kuya Alan. Halos isang kilong bigas at isang dalata lang na bibili nila sa araw-araw na kita niya. Pumalatak si Tonyo. Ang hirap din pala ng buhay doon. Mabuti ka pa at kahit papaano malaki ang kinikita mo sa pamamasada at hindi ka obligado na magbigay ng pera sa mga magulang mo mula sa kinikita mo. Iniipon ko kasi ang pera ko para naman kung sakaling mabihag ko na ang puso ng babaeng mahal ko, pwede na kaming magpakasal ora-orada. Sabi nito, saka pakwelang kumindat pa sa kanya. Aha, hindi ko alam na gumagarutay ka na pala. Nakangising sabi niya. Kilala ko ba? Isang makahulugang ngiti ang itinugon nito. Kunwari ay iningusan niya ito. Nang muli siyang magsalita ay iba na ang topic niya. Teka, hindi ba't sa Sabado lang dating ni Ate Letlet mo galing Hong Kong? Oo, kasama niya yung boyfriend niyang British. Nagulat nga kami dahil magpapakasal pala agad sila dito pag uwi nila. Civil wedding daw. Wow, ang swerte ng Ate Letlet mo ha? British ang mapapangasawa. Mayaman siguro no? Oo raw, businessman yata. Kaso may edad na, 59 na raw, e 29 pa lang naman si ate. Kung nagmamahalan sila, wala naman sigurong problema. Tama ka dyan, at mabait daw yung lalaki. Baka sa Dubai sila tumira pagkatapos ang kontrata ni ate sa sunod na buwan. Sa Dubai kasi nakabase si Justin, yung lalaki. 5 taon na raw ang business niya doon. Okay nga eh, may malaking bahay daw si Bayaw malapit sa dagat. May mga paupahan ding kondo doon. Alam mo ba, nangako si ate sa akin na patatayuan niya ako ng negosyo. Ako raw mismong magmamanage. Wow, ayos yan tol, bigatin ka na. E ano naman ang naiisip mong negosyo if ever? Restaurant ang gusto ko. Itatayo ko sana sa bayan o kaya sa Maynila. Class at fine dining restaurant. Social, di ba? Grabe, hindi na kita ma-rich niyan. Humahagikik na sabi niya. Pero Manong, ano naman ang alam mo sa pagre-restaurant? Abay, wala kang tiwala sa powers ko, no? Di ba nagtapos naman ako ng HRM? Associate nga lang. Pero pwede na rin yun. Ikaw ang pinaplano kong gawing assistant manager. Nakangising wika nito. Natawa siya. Aba, talaga? Oo, promise yan. Ngumiti na lang siya. Hindi alam kung sasaryosohin o hindi ang sinabi nito. Nasa loob ng private office niya, si Jano Marquez ng hapong iyon. Siya ang presidente ng F. Marquez Company, isang malaking fishing company sa Navotas. Bukod sa FMC, may malaking sakahan at poultry farm sa koronang pamilya nila. Meron din silang dalawang malaking gasoline station sa Palawan, ang hometown ng kanyang ama.
Pagka-graduate niya ng kursong Business Management sa Ateneo de Manila, siya na ang namahala sa fishing company nila. Pinaubayan na ng kanyang ama ang responsibilidad na iyon sa kanya. Sa unang kalahating taon ng kanyang pamamahala, sinalakay ng mga tauan ng NBI at BIR ang warehouse ng FMC sa Navota City sa hinalang sangkot sila sa oil smuggling. Pero nabigo naman ang mga ito na patunayan ng hinala. Sa simula pa lang, alam nilang gawa-gawa lamang iyon ng mga political rivals ng kanyang amang si Felipe. Congressman kasi ito sa distrito nila sa Pangasinan. Hiwalay na ito at ang kanyang ina, pero dahil sa karyer nito, napipilitang magkunwaring maayos pa rin ang pagsasama ng mga ito. Kahit ang totoo, may iba na ngang kinakasama ang kanyang ama. Ang kanyang ina naman, abala sa pamamalakad ng negosyo nila sa probinsya. Kapag nasa distrito nila ang kanyang ama, sa bahay nila ito tumutuloy. Paminsan-minsan, lumuluwas din ang kanyang ina sa bahay ng kanyang ama sa Quezon City. So far, 8 taon na siya nakaupo bilang presidente ng FMC at maayos naman ang takbo ng negosyo. Naghihintay sa mesa niya ang sarkaterbang pipirmahan niya, pero hindi niya yun magawang harapin dahil kausap niya sa telepono ang kanyang ina. May trouble daw sa kaisa-isang kapatid niya na si Vera. Sa pagitan ng pag-iyak, binalita nito na hindi na raw pumapasok sa eskwelahan si Vera dahil sa pakikipagbarkada ng kanyang kapatid. Dahil din lagi niyang kasamang boyfriend niya, pagsusumbong pa ng kanyang ina na si Mrs. Catalina Marquez. She is already 18, Jano. Hindi ba siya nahihiya na sa edad niyang yun? Nasa third year high school pa lang siya? My God! January na ngayon. Ilang buwan na lang at matatapos ng school year. Pero hindi pa talaga siya nag-iisip. Halos hindi na siya matagpuan dito sa bahay. Naroon siya buong araw sa bahay ng lintik na boyfriend niya. Mabuti naman sana kung descended at kagalang-galang boyfriend niya. Eh hindi eh. Drug addict ang gago. Out of school. Professor pa naman parehong parents niya. Dismayado si Jano sa narinig. Next weekend, magli-leave ako at magbabakasyon dyan. Ma, baka isama ko si Desi. She'll be back from London by Monday. Ano bang pinunta niya sa London? May exhibit kasi sa Laviand sa East End ng London, ma. Dalawang Pinoy artist ang napasamang mga artwork sa exhibit. Si Desi at isa pang taga Cebu. Ah, ganun ba? Sige, mabuti naman at nang makadalaw ka rito. Namimiss na rin kita. At least gagaan ang dibdib ko dahil may konsuelo ko. Sa iba ko pang anak. Nakakainis na talaga yung kapatid mo, Jano. Relax, ma. See a movie. Showing na yata yung movie ni John Lloyd at Ate V. Umungo lamang ito bilang tugon. Natawa siya. Sige na, ma. Marami pa akong tatapusing trabaho. See you next week. Sige, ingat ka dyan. Napailing na lamang siya nang maibaba niya ang telepono. Lunes ng gabi, si Jano mismo ang sumundo sa nobe niyang si Desi Smith sa Centennial Airport. Dinala agad niya ito sa condominium unit niya sa Rojas Boulevard. Doon na ito magpapalipas ng magdamag. Pagkatapos sila magdinner sa labas, bumalik agad sila ng kondo. At dahil mahigit 2 linggo silang nawalay sa isa't isa, puno ng pananabik ang bawat isa nang magniig sila. After their second round, saka lamang sila nag-usap ni Desi. Sweetheart, nabasa ko sa newspaper ah. Ikakasal na pala yung pinsan mo sa side ni Tita Mercy. Sabi nito. Ah, oo. Si Lucas at si Aurora. Good for them. Hi. Imagine. Second engagement na to ni Aurora. Fasino. Samantalang ako. Natahimik siya. He knew where this was leading to. Magto 28 na ako, Jano. And you're going on 29 in March. Umungo lamang siya habang nakayaka pa rin sa hubad na katawan nito. Kailan mo babalak na lumagay sa tahimik, Jano Marquez? Here we go again, sweetheart. Nakikinig ka ba sa akin? Of course. Tinatamad ang tinig na sagot niya. Bahagyang nalayo nito ang sarili sa kanya. Napapansin ko na kapag pinag-uusapan natin ang pagpapakasal, bigla wala kang masabi. What's the matter, Jano? Tama ito. Wala talaga siyang masabi kapag nagbabanggit ito ng tungkol sa bagay na iyon. Hindi na niya mabilang ang mga daliri kung ilang beses nang nagparinig ito ng tungkol doon. 4 years na silang magkasintahan. Faithful naman sila sa isa't isa. Mahaba-habang panahon na rin ang pinagsamahan nila. Masasabi niya na wife material si Desi. Nagmula ito sa isang konserbatibo at mayamang angkan sa Bohol. Mabait ito, maganda, sexy,
matalino at talented. Mapagmahal din ito, malambing at maalalahanin. Isa itong sikat na photographer. Sa Ateneo de Manila University din ito nagtapos with a Bachelor of Science degree in Communication Technology. She had worked as a successful commercial photographer in the Philippines before finishing her studies in Contemporary Fine Art Photography at the Arts Institute in Bournemouth, England. She had also exhibited her works throughout the Philippines. Nakilala niya si Desi sa isang party ng pinsan niyang si Wolf Sanguines, ang CEO ng JVF Network Films Incorporated. Malapit na kaibigan si Desi ng asawa ni Wolf na si Romer dahil si Desi ang official photographer ng First Lady ng JVF Network Films. Wala siyang problema sa kasintahan. In fact, halos lahat ng mga kamag-anak at kaibigan niya ay boto rito para sa kanya. Ang problema ay nasa kanya. Hindi pa siya handa. Ang sarap yata ng buhay binata. Bakit siya magpapatali sa matrimonyo ng kasal? Pero alam niyang mayroong tunay na rason kung bakit hindi pa niya magawang lumagay sa tahimik na kasama si Desi. Yun ay dahil hanggang ngayon, nasa puso pa rin niya ang unang babaeng minahal niya nung nasa kolehiyo pa siya, si Esmeralda. Ito ang babaeng may pinakamaamong mukha sa balat ng lupa. Ang babaeng may malambing na tinig. Ang babaeng mabilis tumulo ang mga luha. Ang babaeng minahal niya nang higit pa sa buhay niya na madaling kinuha ng may kapal. Sa mahigit na isang taong pagsasama nila ng dalaga, binawian ito ng buhay dahil lamang sa kawalang hiyaan ng isang barumbadong taxi driver na bumunggo kay Esmeralda habang patawid ito sa labas ng Ateneo Campus sa Katipunan. Hindi si Esmeralda ang first girlfriend niya, pero ito ang tinuring niyang first love. Tama marahil ang kasabihang first love never dies, dahil hanggang ngayon, nakaukit pa rin sa puso niyang namayapang kasintahan. It had been 10 years, pero hanggang ngayon, kaya pa rin niyang iguhit ang mukha ni Esmeralda kahit nakapikit siya. A penny for your thoughts? Ani Desi na napalingon sa kanya. Titig na titig ito sa kanya. What's wrong, sweetheart? Wala. Kanina ka pa kasing parang ang lalim ng iniisip mo. Umiiling siya. Ayaw mo talagang napag-uusapan ang tungkol sa pag-aasawa, no? May halong bitterness ang tinig ng dalaga. Of course not, sweetheart. Kilala na kita, Jano. Bumuntong hininga na lang siya. Bumango na ito, hindi alintana ang kahubadan. Naglakad ito patungo sa center table, saka dinampot ang kaha ng sigarilyo. Nagsindi ito ng isang stick, umupo sa sofa at tahimik na nagsigarilyo. Magbabakasyon ako sa Palawan next weekend. Naalala niyang sabihin. Gusto mo bang sumama? Sure. Maikling tugon ito. Bumango na rin siya. Want coffee? Iba ang sinagot nito. Tell me, Jano, may bala ka pa bang mag-asawa? May bala ka bang pakasalan ako in the near future? Nasapo ng binata ang noo. Sweetheart, bakit ba kailangan buksan naman na naman ang topic na ito? Tumayo ito. Why not? Dapat lang naman na pag-usapan natin ito paminsan-minsan, hindi ba? O gusto mo bang tumandang dalaga ako? Wala ka bang balak na maging asawa ko? Naiinis na ratsada ng bibig nito. We are still young, Desi. And this is not the right time para pag-usapan yan. Lalo't pagod ka sa biyahe, right? So, kailan ang right time? Hindi na siya tumugon. Naglakad na lang si Jano papunta sa kusina para ipagtimpla ng kape ang sarili. Lalawig lang ang usapan. At ayaw niyang humantong sila sa puntong para lamang aluin ang pagmamaktol ni Desi ay mapapakompormiso siya rito. Samantala, alas 5 ng umaga ay nag-aalmusal na magkakapatid na Lovely, Buboy at Imak. Pinagsasaluhan nila ang noodles at pritong itlog na inihanda ni Lovely. Ate, wala na kaming pasok mamayang alauna ng hapon, sabi ni Imak. Bakit? Pupunta raw sa Manila ang teacher namin para umaten ng seminar. Ibig sabihin, kayong klase lang niya? Opo, kaya maaga akong uuwi. Ganun ba? Sige, umuwi ka na pagkatapos ng klase ninyo. Si Buboy na lamang ang susunduin ko mamayang hapon. Ako na lang ang susundo kay Kuya Buboy. Pagbabolontaryo nito. Pinandilata niya ito. Para naman kaya mong buhati ng Kuya Buboy mo, no? Oo naman ate, malakas naman ako ah. Wag na lang, natatawang sabad ni Buboy. Baka ibalibag mo lang ako kapag napagod ka na. Tupakin ka pa naman.
Susunduin na kita, kuya, para hindi na mapagod si ate, para diretso na siya ng uwi pagkagaling sa trabaho. Napangiti siya. Ang lambing naman ng kapatid kong ito, sabi niya. Kumain ka ng marami para lumaki ang katawan mo, para maging malakas ka, at para ikaw na lagi ang kakarga sa kuya mo. Masaya pa silang nagkwentuhan bago niya ihatid ang kapatid sa eskwelahan, para lamang masyak nang humahangos na dumating si Tonyo sa grocery store kinahapunan. May hatid itong masamang balita sa kanya. Lovely, huwag kang mabibigla ha? Paunang sabi nito. Ang lakas agad ng kaba niya. Naalala niya na matagpuan ang bangkay ng mga magulang niya. Bakit? Ano ba yon, Tonyo? Si Ima kasi, Lovely. Nasagasaan ng kotse. Pakiramdam niya na manhid ang buong katawan niya. Diyos ko naman, nasaan siya, Tonyo? Buhay ang kapatid ko, hindi ba? Halos mag-hysteria na siya. Oo naman, Lovely. Naisugod na siya sa ospital. Tara, magpaalam ka na kay tita at diretso na tayo ng ospital. Sa Palawan Medical City Hospital, sinugod si Imak ng mga nakataksi sa pangyayari. Dahil ang babaeng nagmamaneho ng kotse na nakabangga kay Buboy ay natulala na raw at grabe ang shock sa nangyari. Nasa ER pa rin si Buboy ayon sa nurse na information receptionist na napagtanungan nila. Sa lobby ng emergency room, naroon pa ang dalawang maedad na babae na siyang nagdala di umano kay Imak sa ospital na iyon. Ikaw ba ang kamag-anak ng bata? Tanong ng isa sa mga ito. Tumango si Lovely habang patuloy pa rin ang pag-iyak. Naku, grabe ang tinamo ng kapatid mo, miss. Grabe ang pagkakahagas niya ng masapul siya nung umaarangkadang kotse. Nasaan po nakabundol sa kanya? Tanong naman ni Tonyo. Nasa presinto. Anak pala siya ni Congressman Felipe Marquez. Yung bunsong anak, si Vera Marquez. Sumulak agad ang dugo ni Lovely nang marinig ang pangalan na nakabundol sa kanyang kapatid. Kahit anak pa siya ng presidente o senador, magbabayad siya sa ginawa niya. Matapang na deklara niya. Tama lang yan, miss, sabi ng isa pang babae. Hindi porke mayaman sila at maimpluwensya, kinakaya na nila tayong mahihirap. Maraming maraming salamat po sa pagtulong ninyo. Walang anuman, miss, may anak din kami, kaya masakit din sa amin na nangyari sa kapatid mo. Idalangin na lamang natin na makakaligtas siya. Ilang saglit lang, nagpaalam na ang dalawang babae. Nagpasalamat uli si Lovely sa mga ito. Ang mabuti pa siguro maiwan na muna kita rito, sabi ni Tonyo. Malapit ng uwian ni Buboy, baka naghihintay na siya sa school. Oo nga, bulalas niya. Tonyo, wag na wag mo munang sasabihin kay Buboy ang nangyari kay Imak ha, ayokong mag-alala siya. Sige, ako nang bahala. Bibili na lamang ako ng lutong ulam para sa hapunan niya. Tapos dadalhin ko muna siya sa bahay para doon na lang makapagpalipas ng gabi. Saka kita babalikan dito. Teka, gusto mo bang i-text ko si Diana para maibalita sa kanya nangyari kay Imak? Matigas ang naging pag-iling niya. Wag na, Tonyo. Ayoko mag-alala ng husto si Ate Diana, lalo pa at buntis siya. Pero kailangan malaman din niya at na makauwi siya rito. Dahil hindi mo kakayanin magbantay ng buong araw kay Himak habang nariyan din si Buboy na nangangailangan ng kalinga mo. Huminga siya ng malalim. Sinubukan kong kayanin ang lahat, Tonyo. Sige, ikaw ang bahala. Narito naman ako sa tabi mo. Hindi kita papabayaan. Maraming salamat, Tonyo. Nasa Palawan area na sina Jano at Desi, sakay ng gray na Fortuner ni Jano na siya mismo nagmamaneho nang makatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ina. Nabahala agad siya nang marinig ang hysterical na tinig nito. Jano, nakabangga ng bata si Vera. Oh God! Sambit niya, sabay minor. Paano siya nakabangga? Kaninong kotse ang gamit niya? At bakit siya nagmamaneho e wala naman siyang lisensya? Kotse yun ang boyfriend niya. Madalas na ginagamit niya. Palagi ko siyang pinagsasabihan pero matigas ang ulo ng kapatid mo, Jano. Napailing siya. Nasa ospital na yung batang nabangga niya. Kanina patawag ng tawag dito ang kapatid mo at nasa presinto raw siya. Ayaw raw siyang paalisin ng mga pulis doon dahil na-aksidente siya ng bata. Kumahagulhol na roon pero hindi ako makapunta. Hina-high blood ako, por Diyos. Nagkakanda-iyak na sabi ng kanyang ina. Okay ma, mag-relax ka na lang muna dyan. Ako nang bahala doon. Pupuntahan ko muna si Vera sa presinto. Tapos pupuntahan ko rin yung nabangga niya.
Saang ospital ba? Sinabi nito ang pangalan ng ospital bago ito nagpaalam. Walang isang minuto nang magring uli ang cellphone niya. Si Vera naman ang tumatawag sa kanya. Puno ng tensyon ang tinig nito nang magsalita. Kuya, ihintayin kita dito sa presinto. Okay, malapit na kami dyan. Hindi nakakulong si Vera gaya ng inaasahan niya. Sa halip, naabutan niya itong nakaupo sa silya sa opisina ng hepe na headquarters at pinagkakape pa ito. Medyo nairita siya dahil sa halip na nagsisimula na itong ma-realize kung ano nagawa nito. Hayun, at komportable pa itong nakaupo sa loob habang pinagsisilbihan ng mismong hepe doon. Pinigil niya ang kanyang galit nang pumasok siya. Pagkakita sa kanya, agad na yumakap ito sa kanya. Ngalingaling sermonan niya ito, pero nagpigil na lamang siya. Kuya, thank God you're here. Ayokong pauwi ng mga to. Medyo naiinis pang sumbong nito. Hindi ko nga maintindihan kung bakit di ka nakakulong eh. Ano ka ba, Jano? Your sister is in shock. Can't you see that? Ani Desi, kaya pati ito, nainis na rin siya. Kuya, ilabas mo na ako dito please. Hintayin mo ang abogada natin, tinawagan ko na. Nayayamot na sabi niya. Siya ang maglalabas sa'yo dito, hindi ako. Huwag mo akong iwan. Pupuntahan ko sa ospital ang batang nadisgrasya mo. Mariing sagot niya. Mas mahalaga pa ba yun kaysa sa kapatid mo? Sabi naman ni Desi. Kung na kay Vera ang simpatya mo, maiwan ka rito at samahan mo siya hanggang mapiyansahan siya. Malamig na sabi ni Jano nang balingan niya ito. Dumilim ang mukha ni Desi. Pagkatapos ay namula pero hindi na sumagot. Kinausap niya ang hepe roon saka walang ligong iniwan ang kapatid niya. Sumunod sa kanya si Desi at hindi nagpaiwan gaya ng sarkastikong suhestyon niya. Hindi kita maintindihan, sabi ni Desi habang naglalakad sila patungo sa kotse niya. Why did you have to act so childish while we were there? Alam mo naman na shock pa yung kapatid mo. Hindi ako ang childish. Bakit? Abogado ba ako para akong hilingan niyang makaalis siya doon? How can you be very insensitive? Tumigil ka nga muna, Desi. Huminto siya, saka tinitigan ito. Mahaba ng buntot ng kapatid ko. Naiintindihan mo ba? Palagi na lamang siya nasusunod. Malaking problema na siya ng mama rito. Tapos, siya pa ang kinakampihan mo. Paano naman ang ginawa niya sa batang yun? Ang korte ang magdi-decide doon. Yun na nga eh. Kaya wag mo akong pangunahan sa pagpapalabas sa kanya roon. Abogado at batas ang gagawa nun para. Hindi na niya natuloy ang sasabihin nang mapatingin siya sa isang grupong naglalakad papunta sa presinto. Nagtayuan lahat ng mga balahibo niya. Kilala niya ang mga ito. Sina Freddy Gonzalez, isa sa mga reporters na nasa payola ng kalaban sa politika ng kanyang ama. Nagmamadali ang mga ito at mukhang naaamoy na ang kwento tungkol kay Vera. Napatingin din ang mga ito sa kanya. Huminto sandali at nakipagtitigan sa kanya. Saka nagmamadaling pumasok ng presinto. Napakunot noo siya. Maliban na hindi niya samahan si Vera doon, tiyak na pagpipiyasaan ito ng mga press na kontra sa kanyang ama. Dapat ba siyang bumalik sa loob para ipagtanggol ito? Ano yon? Reporter. Si Vera. Bahala siya. Jano. Ginawa niya yung problemang yan. Lusutan niya ngayon. Matigas na saad niya. Saka nagsimula uling maglakad palayo sa presinto. Walang nagawa si Desi, kundi sumunod na lamang sa kanya. Pagdating nila sa ospital, napangiwi siya dahil may mga press people na rin doon. Nakita niya na naroroon na si Pipes, ang assistant ng kanyang ama sa opisina nito sa Palawan. Alam niyang damage control na iyon dahil nag-leak ng nakadisgrasya si Vera. Lumapit agad ito sa kanila na makita siya nito. Jano, mabuti at dumating ka. Walang pinapapasok yung mga security guard sa loob. Kahit ikaw? Nagkagulo na kasi kanina eh. Pinalabas kaming lahat. Hindi ko man lamang nalapitan yung kapatid na nadisgrasya ni Vera. Ano na bang nangyari? Na-broadcast na sa radyo. Desmayadong sagot ni Pipe sa kanya. Galit na galit si Bossing. Ang sabi, ipakulong na raw si Vera para maturuan ng leksyon. Hindi na siya kumibo sa sinabi nito. Nasa na yung batang nadisgrasya? Nasa ER pa. Nasa lobby yung kapatid niya. Okay, ako na ang bahalang pumunta roon. Ako na makikipag-usap. Titingnan ko kung ano pwede kong gawin dito. Kamuntik na rin silang hindi papasukin kung hindi lang niya sinabi
na pinansyal na tulong ang kailangan niyang sabihin sa kapatid ng batang na disgrasya ni Vera. Pagkarinig niyon, pinapasok siya ng bantay kasama si Desi. Sabay na silang pumasok sa lobby ng ospital. Kakapasok pa lang niya roon nang matuon ang atensyon niya sa isang babaeng solong umuuko pa sa pahabang upuan doon. Bahagyang nakayuko ito at tahimik na umiiyak, pero nasisilip niya ang mukha nito. May bumundol na kaba sa dibdib niya. May kahawig ang babae sa anggolong tinitingnan niya na mga sandaling iyon. Nang tuluyang makalapit sila ni Desi sa kinaroroonan ng babae, bahagyang nagangat na mukha ito. Nakita niya na halos kaedad lamang ito ni Vera. Pinakawalan niya ang kanina pang pinipigil na paghinga. Halos hindi siya makapaniwala. Ang babaeng kaharap niya ay may maganda at maamong mukha. Medyo sunog ang balat nito, pero hindi iyon naging hadlang para makita ang kagandahan nito. Makipot ang mga labi nito, matangos ang ilong at may mga mata na parang palaging nakatawa kahit pabugto na mga iyon sa kasalukuyan. She looked almost identical with Esmeralda. This is unbelievable. God! Ito ba ang kapatid ng batang nabangga ni Vera? Tumayo ang babae. Matangkad din ito katulad ni Esmeralda. Kung hindi siya nagkakamali, mga 5'6 ang taas ito. Balingkinita ng katawan nito, just like Esmeralda's. Sa simpleng mangong na pantalon at puting t-shirt na suot nito, halata pa rin ang mga kurba sa katawan nito. Nagtagpo ang mga mata nila ng babae, dahilan para lalong lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Damn! Miss, ikaw ba yung kapatid ng batang na bundol? Sa wakas ay tanong niya. Bago pa ito nakatugon, rumihistro na ang galit sa mukha nito. Ako nga, at kaano-ano ka ng babaeng nakabundol sa kapatid ko? I'm Jano Marquez, her brother. Bakit hindi na nagpakita dito ang kapatid mo? Nagtago na ba siya sa sayo ng nanay niyong doon niya? Ito ang tatandaan niyo. Naningkit ang maamong mga mata nito. Kapag may nangyaring masama sa kapatid ko, hindi ko mapapatawad ang babaeng yun. Pagbabayaran niyang ginawa niya. Okay, huminahon ka muna, miss, sabi ni Jano. Eh paano ko ihinahon kung hanggang ngayon wala pa rin malay ang kapatid ko? Mataas na ang boses ito, kaya napapalingon na ang ibang mga dumaraan. Dapat makulong ang kapatid mo, mister. Napaka-reckless niya. Kaaalis lamang ng mga taong nagsugod sa kapatid ko rito, pero willing silang tumestigo sa nangyari. Makukulong kapatid mo dahil sa ginawa niya. Miss, pwede bang dahan-dahan ka sa pagsasalita? Huwag mong binubulyawan ang boyfriend ko, pwede? Sabad ni Desi. Lalong nagpuyo sa galit ang babae. Kung nasa harap ko lang ngayon ang kapatid ng boyfriend mo at hindi niya kailangan magtago, hindi ko kakailanganin makapag-usap sa kapatid niya, miss. At kung ikaw ang nasa kalagayan ko ngayon, kung ikaw ang may kapatid na nasagasaan ng isang reckless driver, maiintindihan mo siguro ang nararamdaman ko. Namewang si Desi. Tama ang iniisip ko kanina, na wala kang pinag-aralan kaya ganyan ka kumakasagot, no? Pumagitan na si Jano sa dalawa. Inakbayan niya ito. Sweetheart, stop! Ako na ang bahala rito. Ang mabuti pa, lumabas ka na muna. Doon ka na sa kotse maghintay, please? Tumango naman si Desi, pero bago ito naglakad palayo, tinapunan muna nito ng masamang tingin ang babae. Saka lamang niya nihinarap ulit ang babae. Well, miss, mabuti siguro kung malaman muna natin ang pangalan ng isa't isa, hindi ba? Para naman hindi miss at mister ang tawagan natin. Ani ang bahagyang umiti at inilahad ang pala dito. Gaya ng sinabi ko, ako si Jano Marquez. And you are? Hindi tinanggap ng babae ang handshake na ino-offer niya. Hindi rin ito nagpakilala. Sa halip, tinuon itong atensyon sa pinto ng ER. Halatang matagal na itong nag-aabang sa paglabas ng doktor na gumagamot sa kapatid nito. Ano nga palang pangalan ng kapatid mo? Tanong uli niya. Hindi nagpa-apekto sa pambabaliwala nito sa kanya. Hindi pa rin ito tumugon. Maya-maya, bumukas na ang pinto na kanina pa nitong tinititigan. Niluwa noon ang isang may edad na lalaking doktor. Lumapit ito sa kanila. Miss Barona? Tanong nito. Tumango ang babae. Doktor Tayag, kamusta po ang kapatid ko? Bumuntong hininga ang doktor. Grabe ang tinamu niya, Miss Barona. Malakas ang impact ng pagkakatilapon niya. Ayokong panghinaan ka ng loob, but I don't want to raise false hopes either. May posibilidad na mabalda siya. His bone at the back was really damaged. I have to tell you this.
Mahirap para sa akin na tiyakan kung makakalakad pa siya o hindi. Napamanga ang babae bago biglang humagulhol. Napatiimbagang na lamang siya. Kasalanan yun ng kapatid niya. Gusto niyang sisihin si Vera, pero ano pa ang magagawa niya? Nangyari ng lahat. Sa kasalukuyan, malaking isyo na yun sa pagiging congressman ng ama nila. Hindi rin niya maipaliwanag ang naramdaman habang tahimik na nakamasid sa babaeng tinawag lamang na doktor na Miss Barona. Gustong gusto niyang hilahin ang dalaga ng mga sandaling iyon at ikulong sa kanyang mga bisig and tell her that everything would be alright. Pero kapatid niya si Vera, kaya pati siya parang kalaban na rin ang turing ng dalaga. Hindi niya masisisi si Miss Barona. Babalik na ako sa loob, sabi ng doktor. Dahil hindi makasagot ang babae, si Jano ang tumugon sa doktor. Sige ho, Dok, gawin niyo ho ang lahat ng nararapat para sa pasyente. Kapatid ho ako na nakadisgrasya sa bata. Tumango ang doktor bago tuloy ang tumalikod habang patuloy pa rin sa pag-iyak si Miss Barona. Napabugas yan ng hangin dahil sa awa dito. Hinintay muna niyang kumalma ito. Nang humihikbi na lamang ito, saka lamang siya muling nagsalita. Huwag kang mag-alala, sabi niya sa nag-aalong tinig. Kami ang bahala sa lahat ng gastusin ng kapatid mo. Lahat ng kailangan niya, ibibigay namin. Hindi namin siya pababayaan. Hindi pa rin ito sumagot. Nang hindi na niya napigilan ang kanyang sarili, hinawakan na niya ang braso nito. Pero mabilis sa tinabig nito iyon at galit na binulyawan siya. Huwag mo nga akong hawakan? Huminga siya ng malalim. Okay, I'm sorry. Pero gaya ng sinabi ko, kami na ang bahala sa lahat. Wala kang gagastusin kahit piso sa pagkakaaksidente ng kapatid mo. Kung kinakailangan dalhin pa natin siya sa mamahaling ospital sa Metro Manila para doon ipagpatuloy ang gamutan, let's do it para masiguradong makakalakad ulit siya at maibabalik sa normal ang buhay niya. Hindi mabibili ng tulong ninyo ang nangyari sa kapatid ko, Mr. Marquez. 11 anyos lamang si Imac. Paano nang kinabukasan niya kung hindi na siya makakalakad? Hindi pa naman tiyak kung hindi na siya makakalakad, hindi ba? Gaya ng sinabi ko, dalhin natin siya sa malaking ospital sa Maynila. Maraming magagaling na doktor doon. Posibleng makalakad ulit ang kapatid mo. Umismid lamang ito at saka umupo muli sa upuan. Walang nagawa si Jano kundi titigan na lamang ito. Sweetheart! Napalingon siya sa nagsalitang si Desi. Papalapit na ito sa kanya. I think we need to go home na. Napiyansahan na raw ang kapatid mo at dumiretso na sa bahay ni Tita Mercy. Pinagkakaguluhan na raw ng press. She is still in shock eh. Mas mabuti na makapagpahinga na muna siya, sabi nito. Mabuti nga sa hayop mong kapatid. Still in shock, still in shock. Ang kapal na mukha niyong pag-usapan sa harap ko na kailangan magpahinga ng babaeng yon samantala ang ginawa niya sa kapatid ko. Nanggigigil, nasambulat ni Miss Barona. Hayop siya. Kaya nga tinatawag na aksidente. Naiinis na ring sagot ni Desi. Stop it, pwede ba? Namagitan na siya sa mga ito. Sino bang babaeng yan, ha? Kasama mo ba yan? Tinignan siya ni Miss Barona at napilitan siyang tumango. Asama mo ba yan? Girlfriend ko. Eh, hindi ka pa pala asawa. Kumakasawsaw ka sa usapan dito, akala mo membro ka na ng pamilya. Wala kang pakialam sa usaping to. Bruha ka. Huwag kang sabat ng sabat at lumagyan sa dapat mong kalagyan. Sa ikalawang pagkakataon, namuna na naman si Desi. This time, napakunot noon na si Jano. Dahil alam niyang nasaling ng babaeng kamukha ni Esmeralda ang matagal ng isyo ng girlfriend niya sa kanya na maging asawa niya ito. Daig pa ang nasampal sa mukha ang itsura ni Desi sa sinabi ng galit na si Miss Barona. Pero sa paglalagay nito sa lugar kay Desi, ano pa nga bang pwedeng isagot ng huli doon? Maledukada. Yun lamang ang nasambit ni Desi. Ikaw ang maledukada. Hindi ka kasama sa usapan, sabat ka ng sabat. Paalala na naman ni Miss Barona na lalo lamang nagpapula sa mukha ng kanyang nobya. And despite her rudeness to Desi, hindi niya makuhang magalit kay Miss Barona. Pakiramdam niya, nasa lugar at tama lamang ang galit ito. Siyempre, hindi niya masasabi yun ng harapan, pero gumaan ang pakiramdam niya dahil ginawa nito ang kanina pa niyang hindi masabi-sabi sa kanyang nobya, ang huwag makialam. Miss, tama na! Pasensya ka na, kadarating lang din namin kasi namin galing Maynila at ito ang sumalubong sa aming problema. Lahat naman tayo nabigla dahil hindi ito inaasahan. Hindi sumagot ang babae. Nakatingin ito kay Desi
na ani may naghihintay na magsalita ito. Mukhang babanata na nito ang kanyang sosyal na nobya, kaya't napilitan na siyang kumilos para maiwasan yun. Miss, uuwi na muna kami. Babalik ako rito mamaya. Hindi ito nagsalita. Wala siyang nagawa kundi akay na si Desi palayo sa hospital lobby. Ang ere ng babaeng yun, no? Nakakainis. Naka-smid na sambit nito. Wala yatang pinag-aralan kaya ganun kung makasagot makapagsalita. Don't say that, saway niya sa kanyang nobya. Eh tama naman ako ah, walang breeding ang babaeng yun. Ngayon na ito nagtatatarang dahil wala na sa harap ang kaaway nito. Hindi na lamang siya nakipagtalo pa. Doon muna tayo saglit sa counter, may aasikasuhin lamang ako. Alas 7 ng gabi nang dumating sa ospital si Tonyo. May dala na itong pagkain para kay Lovely. Nailipat na rin sa isang pribadong silid si Imac. Ayon sa isang nurse na nakausap niya, kinuha raw ni Jano Marquez. Hindi ba't mahalang kwartong ito? Tanong ni Tonyo pagkatapos tingnan si Imac na natutulog sa kama at maraming nakakabit na tubo sa katawan. May malaking bandage din ito sa bandang noo. Anak ni Congressman Marquez si Nakabangga, hindi mo pa ba naririnig sa gradyo? Kanina pang umiere at pinagpipiyasa ng mga kalaban ng congressman na yon ang nangyari kay Imac. Ganun ba? Hindi pa ako nakakapakinig sa radyo eh. Hindi naman binuksan ni Buboy yung radyo sa bahay ninyo. Baka may balita tungkol doon sa pagkakabundol kay Imac. Dinala ko muna sa bahay namin ang kapatid mo. Doon ko muna siya patutuloyin at alam naman ni nanay ko ano nangyari sa kapatid mo. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Mangiyak-ngiyak na sagot niya. Diba magkaibigan tayo? Ang magkaibigan nagtutulungan. Ngumiti na lang si Lovely habang tumutulo ang luha. Hindi siya sanay umiyak. Hindi siya sinanay na sariling lumuha. Kahit pa sa anong sitwasyon, hindi niya iyon ginawa. Pero sa habag niya sa nangyari kay Imac at sa kabaitang pinakita ni Tonyo sa kanya, nasaling siya kaya hindi na niya napigil ang sarili. Huwag ka sanang magsasawa sa pagtulong sa amin, Tonyo. Hindi mangyayari yun. Ngumiti ito. Eh, nasa na yung Vera Marquez? Umuwi na yata, nakapagpiansa na raw. Pero itutuloy ko ang kaso laban sa kanya. Hayop siyang maldita siya. Mabuti naman, hindi tatakbo ang mga yun sa kaso dahil may pangalan silang pinapangalagaan. O siya, kumain ka na muna at alam kong kanina ka pang gutom. Tumalima siya, kanina pa nga siya gutom na gutom. Kamusta si Buboy? Tanong niya habang kumakain. Nag-uusisa tungkol sa'yo. Sabi ko may pinuntahan lamang kayo ni Imac. Hindi ka ako kayo makakauwi ngayon. Pero bukas na bukas din, eh pagtatakapat ko na sa kanya, Lovely. Magtataka yun kung bakit niya nakikita si Imac, hindi ba? Malungkot na tumango siya. Uminom siya sa bottled water, saka bumuntong hininga. Ano ba naman tong buhay na to, Tonyo? May polio ang isang kapatid ko. Itong isa, may posibilidad pang mabalda. Diyos ko! Oh, huwag ka na uling iiyak. Tama na ang luha, papangit ka. Magdasal na lamang tayo para maayos ang kondisyon ni Imac. Napahagat labi na lang si Lovely habang muktong-mukto ang mata dahil sa pag-iyak. Ano ang gagawin ni Lovely ngayong may posibilidad na mabaldado ang kanyang kapatid na si Imac? Makuha kaya ni Jano ang loblang dalaga? Gayong maging sa kanya ay galit na galit ito? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.